Nalubog na rin po sa bahang ilang ospital sa Maynila nang dahil po sa tuloy-tuloy na pag-ulan. At para po sa update ay magbabalita ng live mula sa Sampaloc si Mobile Journal Merrimon Reyes. Merrimon, nakikita ko nasa ating university ka sa UST. Kamusta yung tubig bahad dyan sa loob ng campus? Juvie, mula pa lang sa Espanya Boulevard hanggang pagpasok natin dito mismo sa campus ng UST, umaabot na hanggang tuhod ang level ng tubig baha. At ultimo nga dito sa UST Hospital, hanggang sa loob mismo niyan ng lobby area ng ospital, inaabot na rin po ang loob ng ospital ng taas ng level ng tubig baha, Jovie. Okay, so well, tayong dalawa ay medyo sanay na sa itsura ng UST pagka ganito ang weather. Ano? Pero para lang may idea tayo kasi alam ko na naglibot ka rin around that area. Kung kamusta yung, lalo na yung mga residential part po ng Espanya at ng UST, yung mga barangay dyan, kung kamusta yung mga residente? Ilan sa mga naobserbahan natin kanina nung naglilibot ako, Jovie, ay yung mga DIY na ginagamit nilang bangka o balsa. Meron tayong nakita doon na ang ginamit ay computer chair. Yung iba naman ay malalaking planggana. Pero may nakita rin naman tayo na mga patrol boats na dumaraan na rin dito at gumagawa na rin ng paraan nga ang mga residente para nga makatulong. Pero ilan sa mga nadaan natin, halimbawa yung mga Sambupan doon sa Maycaico papunta nga sa Espanya Boulevard, pinapasok na rin po sila ng tubig baha. At yung mga ito nga ang ginagawa raw nila. Kaninang umaga pa lang pa sa mga alas 6 ng umaga, pinakikiramdaman na nila, pero nung napasukan na raw sila ng tubig, ngayon nahihirapan na silang palabasin ang mga ito. Kaya ang ilan sa mga nasilip natin, nakaangat na yung kanilang mga gamit sa loob ng bahay, Ruby. Meron man, before natin balikan yung sitwasyon niya sa loob ng UST, ha, ay kakamusayin ko lang, I'm sure natanaw mo yung sitwasyon doon sa labas, sa may Espanya, at kung kamusta yung mga daloy ng trapiko doon, dahil kapag tumataas, yung iba ay tumitirik. Yes, Jovie. Actually, kanina nung nakatayo ako doon sa ilalim mismo ng Espanya overpass, wala na halos tumadaan parehong linya papuntang Morayta Quiapo at papuntang Cuse Memorial Circle. Ang tanging dumadaan na lang doon ay mga heavy vehicles kasi yung linya rin mismo ng measurement doon para na lang ito sa mga mabibigat na sasakyan. Pero meron pa rin mga iilan na mga motor nagmamatapang pa rin na lusubin ito dahil nga raw mas mahirap umaabutan pa sila dahil malayo pa ang kanilang mga pupuntahan. Bukod dito, mga nakita rin natin ang ilan na mga commuters dahil wala nang ang mga jeep na pwedeng masakyan, ang mga tricycle din, piling mga lugar na lang ang pwedeng madaanan, naglalakad na lang daw po sila. At yung iba naman sumisilong na lang hanggang makahanap sila ng pagkakataon na makachempo kung merong dadaan na bus. Pero kung wala raw ay tatambay muna sila. Pero ang inaantabayan nga nila, baka masastranded sila, Jovie. Eh yung kuha mo nga nung bus na mumabagtas siya sa tapat ng UST, parang siya mismo, hirap na hirap eh, malaking sasakyan yes na ito, di ba? Okay, totoo, Jovie. Yeah, balikan natin yung loob ng UST. Meron kang kuha near the hospital. Hindi ko alam kung may impormasyon ka. Kung meron, i-share mo na lang sa atin. Kung papaano yung, well, lobby lang naman yung nakikita natin. Ano? Kamusta, pero meron pa rin mga clinic dyan. Eh, no? So, papaano yung naging sistema nila? Sa nasilip lang natin kanina, actually, ang mas napasukan ko sa may Perpetual Socor, doon nga sa may Caico. Pero nung tinanong ko naman sila, so far daw ongoing operations ng mga ospital, meron nga lang dang pinasok kasi sila sa perpetual ng tubig baha sa loob. Kaya ang ginagawa nila, naglalagay sila ngayon ng mga buhangin para hindi tuloy ang pagpasok ng tubig baha. Pagdating naman dito sa UST Hospital, nakita sinisilip natin dito kasi sa lobby, halos wala tayong makagilap ngayon na tao. Pero dun sa bandang second floor, meron pa rin at mukhang ongoing pa rin naman ang mga rotation ng mga nurses na nandito. Yun nga lang, medyo pahirapan tayo, lalo-lalo na dito sa loob mismo para sa mga ihahatid na mga pasyente, Jovie. Pakiwari ko ay nandyan ka sa area ng car park. Ano, ayan, yes. Kita ko kung saan na. Siyempre, sarado ang mga restaurant dyan ngayon dahil umabot na yung baha dyan sa area nila. Marami yatang natrap na dyan, na mga sasakyan sa loob, tama ba? Or nakaparada totoo, na hindi na nakaalis? Meron ditong mga sasakyan pa na naiwan. Pero kung titingnan naman natin, ngayon yung level nga ng taas ng tubig baha dito, medyo kaya pa
hindi pa masyadong nalalagpasan ng mga gulong. Para naman dun sa hilera nga ng mga restaurant dito, nakita rin natin, lalo-lalo na yung isang convenience store, may mga staff pa po na nasa loob lang at nakasarado. Nakaupo sila sa ibabaw nga ng mga lamesa para hindi sila mababad doon sa taas ng tubig baha, Jovi. Anyway, multi-level naman yung building na yun, so baka pwede silang iakit yung mga kotse o kaya yung mga kawani ng food court pumanik doon sa ikalawang palapag. Thank you, Mary Mon, sa iyong report mula dyan sa UST.